Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ang episode 365 sa ating serye sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo muling bumisita sa Manila Memorial Park sa lungsod ng Parañaque upang pagpatuloy ang ating paghahanap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay at bisitahin ang uling antungan ng isang pre-war actress na lumabas sa maraming mga pelikula bago at matapos ang digmaan sa Pilipinas. Ang Manila Memorial Park ay ang pinakamalaking cemetery sa bansa. Ito ay unang na-develop noong pang taong 1964 na may sukat na 128 hectares. Matatagpuan, sa ibabang bahagi ng park sa Emerald Acres section ay ang huling antungan ng dating sikat na pre-war actress na si Nati Bernardo. Si Nati Bernardo ay sinilang noong 25 ng Abril taong 1911. Siya ay lumabas sa 63 mga pelikula sa loob ng mahigit 40 taon sa industriya mula 1934 hanggang 1978. Si Bernardo ay unang lumabas noong taong 1934 sa pelikulang Sa Tawag ng Diyos kasama sina Rosa del Rosario, Manuel Conde at Norma del Rosario. Ang ilan pa sa kanyang mga pagganap ay noong 1939 sa pelikulang Tunay na Ina kasama sina Rosario Moreno, Rudy Concepcion at ang batang si Tita Duran. Bakit po ninyo tinatanong? Bakit may anak ako na ng pangalan ay Tita rin. Baka nakakapangalan po lamang. Pagkat ang tunay na ino ni Tita, ay namatay na si Isinan sa maliwanag. At nakiusap nga po sa akin na ampunin ko na raw sapagkat siya isang mahirap. Sa nararoon ng lola niya, simula na iwanan ng bata. May 4 na beses po lamang sinapunta doon sa aming bahay na ino. At simula na noon, mayroon na po yata 10 taon ngayon na nakararaan na hindi ko na siya nakita. 1940 sa pelikulang Pakiusap kasama sina Rosario Moreno at Rudy Concepcion. Baka po ibang Ernesto, nakakamali kayo. Si Ernesto ko, isang abang mambubukit. Nakakamali nga marahil kayo, sapagkat ang aking anak ay walang kalbigang mayayamang katulad ninyo. Pagdahan-dahan sana kayo ng pagsasaltaan, ano? Huwag ninyo halangin sa mga taga-bukit. Matuto sana kayo magpagbuto sa inyong mga kapwa-tao. Ay hindi ko kayo gaganan, lubha at lumalabag sa tuntunin mabuting asal. Tantama ng aming tahanan, marangal naman ang aming ugaling yung katulad ninyo. Sayo nga yung pinag-arala. ...1941, Ibong Sawi na pinagbidahan ni na Lirio Lerma, Jaime de la Rosa at Pasita del Rio. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, si Bernardo ay pansamantalang huminto sa paglabas sa pelikula. Matapos ang digmaan, si Bernardo ay nagpatuloy sa paglabas sa mga pelikula kabilang dito ay noong 1946 sa pelikulang Tagumpay na pinagbidahan ni na Rogelio de la Rosa at Arsenio Francisco kasama si Arlindo Cortez. At 1946 Aladdin na pinagbidahan ni Jaime de la Rosa kasama si Norma Blanca Flor. Anak, ang mahal na prinsesa. Sige na lang. Nakwa! Natutulaw yata sa pagharap ka, Sultan. At baka pa tayo pabilanggo. Sa'yo. Ngunit, hahanap muna ako ng paraan upang makapalik sa palasyo, ha? Salamat, Inay. Kagalang-galang na, Sultan. Bago ko po sabihin sa inyong aking kailangan, ay nais kong mabatid ako sa aking pagtatapat ako inyong kalulusan. Aladdin po ang kanyang pangalan. At kami pong mag-inay mga taga-ibang lupain na may 5 taon ang naninirahan dito sa inyong kaharian. Lalaman. Sapagkat hindi binay kang regalo at kayo ay masaya. Anong regalo yung nagustuhan at pinori ng sultan at ng bisir? Pinag-aalala na baka magbagong isip ng sultan. 1954 sa pelikulang Waray Waray na pinagbidahan ni na Nestor de Villa at Nida Blanca. Huwag ganyan yung silipin kainin. Talaga napakatigas ang karne ito. Ano bang bisig itong binili mo napakatigas na hindi mahiwa? Huwag na, pero napakatigas naman. Ano ba ito, baka? Pero po,
Hindi! Eh, anong kamisong binili mo? Kabayo. Ako, nakakahiya naman sa inyo. Ang kanya huling pagganap ay noong taong 1978 sa pelikula Mga Mata ni Angelita na pinagbidahan ni Julie Vega kasama ang naglalakihang mga bituin sa pelikula. Hoy, iho kang ina, pakita hinihintay. Akala ko nakalimutan mo na ngayon ang balik mo sa seminaryo. Halina, tingnan mo, baka sakali meron ko nakaligtang ilagay ng mga gamit mo. Ma, mag-usap muna tayo sandali, pwede. Please, maupo ka muna sandali. Hindi na ako babalik sa seminaryo. Manuel, huwag mo akong bibiruin ng ganyan. Gusto kong makilala mo si Corazon. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Dahil doon sa babaeng yun, ay hindi mo na panghihinayangan na ilang taon ng pag-aaral mo pati ng debosyon mo sa Panginoon Diyos? At papanong panong ginugol mo? Ma, please. Hindi ako makakapayag na sirahin mo ang kinabukasan mo nang dahil lamang sa isang babae hindi ko nakikilala. Si Bernardo ay pumanaw noong ika-apat ng Enero taong 1987 sa edad na 75. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque para sa ating paghahanap ng huling hantungan ng mga sikat na personalidad. Abangan sa channel ito at magpo-post din kami ng iba pang mga bagong videos sa pagdalaw natin sa ilang sementeryo sa Metro Manila at Rizal. Salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Maaari naman na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel ito at magkita kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.